sa mga kaibigan, this is again John from Acoustic One, and in today's video, so magkakaroon ulit tayo ng guitar tutorial. Now this time, medyo magkakaroon tayo ng basic at intermediate lesson. Ano po? So nung nakaraan, naturuan ko na kayo ng mga bar chords sa isang kanta. Ngayon, paghahaluin na natin ng mga open chords, bar chords, at syempre gagamitan natin ang kapo para magkaroon tayo ng konting twist sa ating mga learnings. Ano po? So, in this video, ang ituturo ko sa inyong chords is a song entitled Nothing's Gonna Stop Us, or Nothing's Gonna Stop Us Now. So, pinasikat to ng grupong Starship noong 1980s, at marami na rin mga nag-rendition ng kantang ito ng mga iba't ibang banda. Kundi ako nagkakamali, MYMP, nirevive na rin tong kanta na to eh. But anyways, so, umpisahan natin, syempre, sa song construction nito. So, ang kanyang basic parts is may intro, verse, refrain, and then chorus, and then verse 2, refrain uli, chorus, bridge, ad-lib, and then chorus hanggang sa mag-outro na. So, napakasimple lang ng song construction niya at madali nyo na rin naman masabayan. By the way, ang awiting ito is in the key of F-sharp. So, kung mapapansin nyo, kaya ako nagkapo kasi originally ang F-sharp is may bar chords. So, para medyo mabawasan na ang ating paghihirap sa pagtipa ng kantang ito, so nilagyan ko ng kapo dito sa may second fret para ang magiging forma ng aking daliri sa halip na naka-bar chord na F sharp, eh naka-formang E na siya. Ito na yung pinaka-bar chords ko, bale, itong kapo na to. So yan. So going back, ang original key ng kantang ito is in the key of F sharp. Pero since may kapo na ako, so ipapakita ko na sa inyo yung pinaka-simpleng chords ng kantang ito. But anyway, mamaya magkakaroon naman tayo ng rundown. Okay, so umpisa na natin sa intro. Ang mga chords niya is E, ayan, and then C sharp minor, ayan, and then A, so basic na basic ang A, alam na natin yan, and then B, okay, yan. Ang forma ng daliri ko sa B, itong pinky ko, nilalapat ko dito sa may tatlong string sa may bandang 4th fret. Kasi hindi na ako sanay nung ganitong tatlong daliri eh. But anyway, parehas din naman tunog niyan. Kung ganito ang mas komportable sa inyo, okay lang din. Pero para sa akin, para mas mapatunog ko ng maayos, ganito yung aking forma ng B. Ayan. Alright. So, yun yung chord sa intro. So, ulitin natin. So, it's E, C sharp minor, A, and then B. Okay? So, dalawang beses yung uulitin yon. So, kung pakikinggan nyo yung kanta, meron muna siyang rolling ng drums eh, bago pumasok yung pagtipa ng gitara. Okay? So, E, ganyan. C sharp minor, A, B. Ulit-ulit. E, C sharp minor, A, B. Tapos, pasok na doon sa verse 1. Now, sa verse 1, ang mga chords dito is parehas lang din sa intro. So, dalawang beses nyo rin gagawin ang E, C sharp minor, A, at B. Okay? So, ganun pa rin ang strumming pattern. Sundan nyo na lang. So, E, ayan, C sharp minor, A, B. Ulit-ulit. E, C sharp minor, A, B. Ayan. So, yun yung verse 1. Now, sa refrain, ang chords naman nito is medyo magkakaroon ng konting pagbabago. So, ang chords nito is E, C sharp minor, A, B. Okay? Ito na, yung susunod. E, C sharp minor, A, D. Okay? D, and then B. Ayan. Tapos, sabay pasok na sa chorus. Sa chorus naman, same lang din siya halos ng chords sa verse 1, pero magkakaroon lang ng konting dagdag na chords. So, papakita ko sa inyo. So, sa chorus, ang chords niya is E, C sharp minor, A,
B. Ulit-ulit. E. C sharp minor. A. B. Tapos D. Tapos pagkatapos nun may konting rolling ng drums and then pasok na sa verse 2. Now, sa verse 2, same lang din siya ng chords ng verse 1. So, ganun din yung strumming patterns. So, kung hindi nyo pa nakuha, ulitin nyo na lang yung video na ito. What? And then, after ng verse 2, syempre, refrain na. So, yung chords sa second refrain is parehas lang din dun sa first refrain. So, again, kagaya nung sinabi ko kanina, kung hindi nyo na-get, so ulitin nyo na lang uli. At magiging practice na rin sa inyo ito. And then, after nung second refrain, of course, second chorus na tayo. So, parehas lang din siya ng chords sa first chorus. So, hindi ko na ipapakita dito. And then, after nung second chorus, ito na ang challenging part. Ito na yung bridge. Okay? So, sa bridge, ang mga chords nito is E, G sharp minor, A, F sharp minor, and then E, and then G sharp minor, and then A, and then F sharp minor. Now, ito na yung challenging part. Pagkatapos ng F sharp minor, magiging B. So, kung mapapansin natin, mag-strum lang tayo ng tuloy-tuloy sa B, tapos pause ng konti, tapos C, tatlong strum pababa. 1, 2, 3. Tapos sisigaw yung vocals ng hey. Pagkatapos ng hey, magiging adlib na yon. So sa adlib, ang magiging chords na nun is F na yung umpisa. Okay? So bali kung mapapansin natin, hindi na siya E. Kasi dun pa lang sa adlib, tumaas na siya ng 1/2 step higher. Okay? So ulitin natin. So may bridge E, G sharp minor, A, F sharp minor, E, G sharp minor, A, F sharp minor, tapos B, tapos C. Hey! Tapos, and. Pasok na dun sa adlib at ang chords niya is F na. Yan. Tapos D minor, tapos B flat, C. Sa uli, F, D minor, B flat, C. Tapos, pasok na sa last chorus. And we can build. Ganun pa rin ang chords noon, parang kagaya din sa adlib. F, D minor. Ayan, paulit-ulit na lang yon hanggang sa mag-fade. Mamaya magkakaroon tayo ng rundown para masundan nyo yung takbo ng mga chords. We'll be right back.
At yung pong guitar vlogs na naipresent ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kagaya nga ng dati ko sinasabi, so practice lang at makukuha nyo rin yung mga song na gusto nyong tipahin. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Acoustic One at i-hit nyo na rin na notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na guitar vlogs. So till next time mga kaibigan, maraming salamat at God bless.